Yo, kumusta mga kahabi? Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo dyan? Anong balita mga boss, mga best? So, lockdown pa rin at quarantine pa rin tayong lahat kahit dito sa Jubail, Saudi Arabia. Wala. Curfew dito ay simula 3 p.m. hanggang 6 a.m. So, ang haba. So, sa umaga lang bukas ang mga tindahan at para tayong magawa. Hindi tayo makapagpakain ng mga tarantula. Wala, kailangan ko pang antayin yung mga mealworms kung magsilakihan. So, dahil doon, nakaisip ako ng isang panibagong content. Okay? Actually, gagawin ko siyang isang series at tatawagin natin itong Celebrity Sunday. Yon. So, more or less, every Sunday, magpapalabas ako ng celebrity to tarantula comparison. Ayos, ganyan dyan. So, pipili ako, mag-iisip ako ng isang celebrity, isang public figure. Okay, pwede rin kayong mag-suggest, comment down below, na pwede nating ihambing yung ilalapit na natin siya sa isang tarantula na halos katulad na katulad ang physique, ang ugali, lahat. So, paghahambingin natin sila, isang celebrity kada linggo. So, pwedeng hindi kada linggo, basta linggo ko yan ipapalabas. Alright. So, mga kahabi, umpisahan natin. Siyempre, unang-unang, hot na hot sa topic. Gusto kong umpisahan itong series na to sa ating mahal na Pangulong, President Rodrigo Roa Duterte. Yan, si PRRD. So, mga kahabi, kanino natin pwedeng i-compare si President Rodrigo Roa Duterte? Walang iba, mga kahabi, kundi sa hari ng mga tarantula, ang KBTO, King Baboon Tarantula. Ang scientific name niya ay Pelinobius muticus. Alright, or kilalang kilala yan sa pangalan na KBT or King Baboon Tarantula. So, bakit ko ikukumpara si President Digong sa KBT? Guys, unang-una, hari, presidente, di ba? Pero hindi lang yun, napakadami nilang mga comparison. Okay? Bukod sa physique nila, na ang KBT ay all brown. Okay? From legs, carapace, abdomen. Okay? Si President Digong, moreno-moreno yan. Simula ulo hanggang paa. Yeah, moreno beauty man from Davao. Oo. So, physique pa lang parehas sa parehas. Okay? Tapos, lifespan. Ang KBT ay isa sa matatagal ang buhay sa mga tarantula. Ang female nito ay 20 to 25 years. Alright? Tapos, ang male, 10 to 15. Sa ibang species, umaabot lang ng 4 to 6 years or less. Pero ito, ang males niya ay 10 to 15 at ang females ay 20 to 25. So, pwede nating ikumpara yan kay President Digong sa kanyang health, okay? Sa kanyang tagal sa buhay, sa kanyang edad, okay? March 28, 1945, si President Digong, which makes him 75 years old ngayon. Kaba-birthday niya lang pala, belated boss. Alright? At saka, sa kanyang length of service sa politika from mayor of Davao City until presidency. So, more or less, almost 40 years na siya in service. Almost 40 years. So, yan ang isa pa nilang comparison, guys. Diba? Sobrang magkatulad sila. Kaya hindi pwedeng hindi ko ikumpara si Digong kay dito sa KBT. So, going forward, marami pa tayong itatakel tungkol sa comparison sa kanila, pero kailangan ko muna ulit ng aking anti-COVID. Okay? Inom kayo lagi ng pineapple juice. This is rich in vitamin C. At saka ang sarap. Going forward, mga kahabi, ang KBT ay isang fossorial type na tarantula. Yan yung mga burrower. Okay? Anong comparison na ito kay Digong? Simple lang. Si Digong ay may Davao City. Alright. Nandyan ang baluarte niya.
At katulad ng KBT, pag nandyan yan sa baro niya, defensive yan. Si Digong meron niyang DDS, handang-handang sumuporta at depensahan sa lagi. Okay, shoutouts nga pala sa aking kumpare, best friend na si Pax Alcantara. Binigay niya tong aking shirt na to, bagay na bagay sa topic natin. Never say die, man. Salamat. Ano pa ba? Ano pa bang ano, pagkakatulad nila? Ito ang last na pwede kong i-point out. Okay? Ang KBT at si Digong ay parehas na maraming likers at dislikers or pro and anti. Parang ganun. So maraming may gusto sa kanya, maraming galit sa kanya. Parehas na parehas itong dalawang pinagkukumpara natin. Kasi ang KBT ay, kung bakit gusto ng tao to, ah, napakabilis niya. Okay? Napakabilis niya. Yun ang speed. Okay? Parang si Digong at ang kanyang administrasyon, mabilis kumilos yan. Simula sa Davao, kilala yan. Tumatapos kagad ng problema. Alright? At ang KBT, ang ganda ng mga takedowns niyan. Manood kayo ng mga takedowns sa internet. Ang ganda ng mga takedowns ng KBT. Laging galit yan kumain. Pero yun nga lang, laging galit yan kumain. At katulad ni Digong, binibigyan niya kaagad yan ng solusyon. Tignan niyo naman, lately. Okay? Sabi niya, 200 billion, 200 billion ibigay. We are not talking about politics. So, huwag na nating palawakin dyan. Kinukumpara lang natin sila. Binigyan ko lang kayo ng isang example. At pangatlo, hindi sila high maintenance. Pareha sila. Hindi sila high maintenance. Ang KBT, bigyan mo lang ng enclosure yan. Dagdagan mo ng maraming lupa. Okay? Okay na yon. Okay na sa kanya yon. Siya na bahala gumawa ng bahay doon. Maghukay. Okay? So katulad din ni President Duterte, simpleng-simple lang ang lifestyle niyan. Pakita niyo naman ang bahay niya sa Davao. Nakita niyo naman ang sal-in niyan. Laging legit yan. So, hindi yan corrupt. Napakasimple. Yan ang mga gusto ng mga tao, ng mga keepers sa kanila. Pumunta naman tayo sa dislike, sa mga ayaw. Okay? Bakit ayaw mo ng KBT? Ang King Baboon Tarantula, mga kahabi, ay sobrang defensive na species, okay? Mas defensive pa to sa orange baboon tarantula. Okay? Kaya nga sila king eh. Sila ang hari ng pagiging defensive. Sobrang defensive nila. Okay, time first. Alam mo gagawin nila? Pag yan nag-defend, makakarinig ka ng hissing sound. Yung parang sss, parang halos katunog ng rattlesnake. Okay? Kasi pinagkikis-kis nila yung I don't know, may kinikis-kis sila doon na nakagawa sila ng sound. Kaya defense mechanism nila yon. At dahil doon natatakot ang mga keepers sa kanila, lalo na ang mga beginner na keepers. Okay, kasi pang high level keepers talaga yung King Baboon Tarantula. Katulad din ni President Duterte. Okay? Meron siyang malupit na bibig na hindi natin maiiwasan. Ganun talaga ang kanyang personality. Katulad ng King Baboon Tarantula. Ganun na ganun sila eh. Maingay, defensive, okay? Bad mouth. Nandun yung aggression. Okay, kung tawagin. Aggression. Parehas sila dyan sa ano na yan. At isa pa, yung pagiging pet hole. Okay? Minsan, kasi hindi natin nakikita ang King Baboon Tarantula, nasa ilalim lang siya ng barrow niya. Okay? Ganyan ang mga fossorial types eh. Minsan mo lang yan makita, para kang nag-aalaga ng lupa. So, anong katulad dito kay President Digong? Yung unpredictability naman. Okay? Hindi mo kasi maisip kung ano yung next move ni President Duterte, which is marami ang ayaw ng ganun, okay, kasi bigla na lang siya nakakapag-isip ng ganito, ng ganyan. So
yun ang ano, dislikes ng mga tao sa kanila. So, ayan, mga kahabi, kinumpara ko sa inyo ang isang public figure, celebrity, sa isang tarantula. Okay, sobrang bagot lang kasi talaga, lockdown. Pero naisip ko yung magandang idea to, baka pwede nating gawin every Sunday. Kaya, guys, comment na kayo below kung anong gusto nyong isunod ko or sino ang gusto nyong isunod ko. At hahanapan ko ng katulad yan sa almost or sa more than 1,000 species ng tarantula. Makakahanap at makakahanap tayo ng comparison dyan. Alright, so dito na nagtatapos ang ating vlog. I hope nagustuhan nyo ang aking presentation. At see you sa susunod kong video. Have a good day and God bless.